Hello guys, magandang buhay sa lahat. Nandito ako ngayon guys sa Phuket Immigration. May mga nakikita tayong mga Pilipino din dito guys. Hanap tayo ng mga makakausap at mapagtanungan. Kanina guys, maraming mga tao dito kanina guys. Kaya lang nag-announce to dito guys, itong table na to dito banda. Nag-announce na wala ng mga number na naibigay sa ngayon. So, sa lahat ng mga walang mga number, hindi na sila mabigyan ng mga number guys. Babalikin sila mga alas 4 ng hapon, saka magbibigay ulit ng number. So lahat ng mga number ngayon guys, tinatapos nila at iniipon nila ulit dyan sa table na yan. Dito sa table na to guys. Tapos magbibigay ulit sila ng mga number. So yung mga Pilipino, no. 5 minutes later. O kaya tang hindi nagiging maganda yung pagbablog ko guys, kasi una doon sa Phuket Immigration, kakaumpisa ko palang mag-vlog, magsalita, mag-ikot at makahanap na kapwa natin Pilipino doon para makausap, para makasagot sa mga short question natin na gagawin. Kakaumpisa ko palang mag-ikot, hindi pa nga ako naka 3 minuto, may biglang lumapit sa akin, hindi raw pwede mag-take video. Gusto ko talagang makapag-shoot ulit doon. So nung nag-ikot-ikot pa ako, ginagmamasda na ako ng nagpita sa akin. So nilapitan ako ulit na sigilan ko daw yung pagkuha ng camera, kasi mapipilitan daw silang kunin yung gadget ko. Kaya yun, bali lumabas na lang ako. Uwi na lang siguro ako kasi walang magawa, walang mangyayari yung vlogging ko. So may mga circumstances na talagang hindi siguro pinapahintulot. So nitong lumabas na ako, nagkataon naman na nasa one way ako dumaan, hindi ako pwede makabalik. Yung may checkpoint yun, nasa buong China, wala na akong magagawa. Talagang sinarang talaga ako, tuloy ko na lang tapos sinarang ako. Kaya yun, huli ako ng pulis. So wala nang problema sa akin guys, kasi nalisensya ako, meron akong papilis yung motor ko. Kaya lang, ang hinanap sa akin, lisensya dito sa Thailand, isis wala ako nun. Kailangan ko lang kumuha ng lisensya sa Thailand, yun ang hinanap. Meron naman ako yung may mga naipakita akong lisensya. Lisensya na galing sa Saudi ay hindi pa expired. Kaya lang hindi tinanggap. Sinabi sa akin na kailangan ko lang may lisensya dito, lugar ng Thailand. Sabi ko, kahit wala man akong lisensya dito sa lugar niyo, at least meron akong maipakita ang lisensya international. Kahit saan lugar ako pupunta, pwede ko naman magagamit. Kailangan daw talaga. Kaya yun, inisuhan ako ng 500. So, babayaran ko na. Kaya lang, nung babayaran ko na, nakita ko na yung motor ko, isinakay na din sa patrol nila. Ang problema guys, nung kinausap ko yung mabuli sa akin na, "Sir, I need my motor back. I will pay it this now." So, kinuha yung side ticket, binagdagan ulit ng 2 pang bayulisyon, another 2,500. So, magiging 1,500 na. Ayun ang problema ngayon. Kaya nandito ako ngayon guys. Yung babayaran ko na, nakita ko na lang yung motor ko, nasa pick up na, isinakay na nila. Tapos kinuha ulit yung ticket ko. Sabi ko, "I have money already, I can pay already, I need my motorbike." So kinuha yung citizen ticket ko, dinagdagan ulit ng 2,500. Ito guys, makikita nyo guys ito. So dinagdagan ulit ng 500. Ito yung una guys, yan. Una, isang 500 lang yan, isang 500 lang.
Tapos dinagdagan ito at saka ito, dalawa, 2,500. So nagiging 1,500 yung ano ko, babayarin ko lahat. Kaya yun, tinawagan ko yung HR namin, pinapapunta ko, humingi ako ng tulong sa kanya para siya yung kakausap sa pulis. Pinasend sa akin yung location, kinuha ako, pinuntahan ako sa location, sa area ko, nakaupo lang ako. Tapos habang naghihintay sa kanya, kasi wala na yung mga pulis, dinala na yung motor ko sa police station. So dumating yung HR, sumakay ako, pumunta kami dito sa police station. Ito police station, guys. Kita nyo. Yan, police station, guys. Dito kami. So sa ngayon, guys, hinihintay ko po. Apprehend yung officer. Malas naman. Yagi talaga. Tapos hindi na pakausapin yung nagbuli sa akin kasi hindi marunong mag-English. Hindi kami magkaintindihan.